Handa raw makipagtulungan ang padre de familia ng minasakre naman sa Bulacan, ngayong pati siya ay iniimbestigahan na rin ng pulisya. Balitang hatid ni Mariz Umali. Hindi na lang parallel investigation ng NBI ang tututok sa padre de pamilya ng mga biktima ng Bulacan Massacre na si Dexter Carlo Sr. Pati sa investigasyon ng pulisya, isasama na raw siya. I gave instructions sa aking mga case investigators if we can ask Dexter for a lie detector test. Well, cha-challenge namin siya kung papayag siya. Katunayan, hawak na ng PNP ang logbook sa pinapasukang bangko ni Carlo sa Makati. Naka-record na nag-login siya sa duty bilang gwardiya alas 7 ng gabi ng June 26. Alas 5 ng umaga naman siya nag-log out kinabukasan. Umaga ng June 27, ang natagpuan ni Carlos na patay ang kanyang tatlong anak, asawa at biyanan. We'll try to check everything. There's a big probability na kunwari nag-login siya and then umalis siya. And then bumalik uli siya para mag-log out. Masama ang loob ni Carlos sa itinatakbo ng investigasyon. Hindi tama yung ganyang ginagawa. Pwede na sabihin nila nakasama ko sa under investigation. Mm-hmm. Pero huwag nila sabihin na isa ako sa... Kung kasi ako yung padre ni pamilya eh. Kaya ko magawin sa junior ko, yung anak ko. Eh magkasakit ka lang yan, utangan ko. Isang lakaw nga yung ATM ko eh. Para mapagamot ko lang yung anak ko. Tapos mapatayin ko sila. Willing ako kahit anong gusto nila na makaka-resolve sa kaso. Malinis yung konsensya ko. Hindi pa raw iniimbitahan ng pulisya ang padre de familia si Dexter Carlo Sr. sa ngayon. Patuloy pa raw kasi silang kumakalap ng ebidensya gaya ng CCTV sa bangkong kanyang pinagtatrabahuhan at mga testimonya mula sa kapwa empleyado. Naisin daw muna nilang bigyan si Carlos ng pagkakataon para makapagluksa pa para sa kanyang pumanaw na pamilya. Sa ngayon, pangunahing suspect pa rin si Carmelino Ibañez alias Miling kahit na binawi na niya ang pag-amin sa krimen. Blanco pa rin daw ang pulisya kung sino ang pumatay sa tatlong persons of interest na sina alias Ingo, alias Tony at alias Ponga. Pero posibleng maging susi raw ang basyon ng kalibre 45 baril na narecover sa lugar kung saan napatay si Ponga. Mariz Umali, GMA News.